talagang ang lahat na naging issue ng sister at estudyante ng lola na nagreklamo ay dumarating po na naging issue ng pagpapalabas ng Rita Limpoco, 54 years old, teacher sa kanyang estudyante. Sa naging reklamo ng lola na ang naging hatol ni Idol ay mapaalis o matanggal sa pagiging picture at matanggal ang lisensya, mabawalang visa ang lisensya ni picture Melita Limpoco. Ngunit maraming hindi naging agree sa mga netizen, lalong-lalo na sa mga teachers. Kahit din ako bilang ina din ng isang teacher, hindi pa ako sangayon kasi may anak po ako teacher. Ano na lang po irerespeto ang mga teacher kung ganun po talaga na lang kadali sa pagkakamali din ng isang teacher. Puro din naman may pagkakamali din ng diyante na gawa yun ni teacher. Ang ganun-ganun na lamang sa naging sitwasyon na yun naging cases ay mabilis na ilapit sa Idol Rabbi Tulpo at mabilis na naging action ni Rabbi Tulpo at natulad si teacher ng ganun-ganun na lamang. Ngunit marami ito hindi naging sangayon sa mga netizen, sa mga teachers, lalo na po ang kasi dapat kasi may investigation din naman bago po ganun-ganun na lamang sinatulad si teacher Marlita Limpoco. Bilang magulang po ng isang teacher, nakakababang loob po o nakakababa ng realidad kung naging ganun po talaga ang naging pasyente, naging hato, naging patient sa Idol Rabbi Tulpo. Ano na lang po ang mga teacher, hindi na po sila maigagalang ng mga estudyante at ang mga teacher po matatakot na rin baka maipatulpo sila uli. E paano na matuturuan ng maayos ng tama ang mga estudyante, ang mga pupil kung hindi talaga magiging maisrekta o hindi magiging seryoso ang pizza na patuturo para talaga ang mga estudyante ng pupil ay may matuturuan. At makamitan din naman nila ang mga kurso na gusto nilang makuha o makuha nila ang pupil ng kanilang mga pinag-aaralan. Magiging ako rin po ang magiging reaction ko lang po, hindi rin po ako agad doon sa naging decision po ni Idol Rabbi Tulpo sa kanya naging hapon kay Sir Rita Limpoco. Kasi sa ating po bilang isang magulang din ng isang estudyante o open, maaaring na tayo din ang maliit sa pagpapalaki o pangangaral sa ating mga anak. Kaya nagiging ganun. Hindi natin sila naturuan ng tamang pag-ugali o tamang asal. Kaya nagkakaroon ng ganyang mga sitwasyon pagdating sa school. Siyempre, teacher, gusto niya matuto ng maayos o magkaroon din ng mga magandang marka at mga anak. Kaya nagiging strict ka. Nagiging seryoso. Kailangan niyang gawin yun. Ngunit, hindi naman yung sobra. Tama lang para din ang bata ay matuto or matakot at sumunod sa mga guro. Ngayon po, sa naging kasong yun, mayroong isang sa anong hero. Isa siyang hero ni teacher Melita Limpoco. Personal na nagpresenta ng pagpapaabot ng kanyang tulong kung kinakailangan si Attorney Manuel Joseph Estrada. Saludo po ko sa inyo, Attorney. Ngayon, pagkakaroon na ng ang mga teacher na hindi sila basta-basta na lang din matatapakan ng mga estudyante na din namang mga pasaway. Kaya,
para po sa inyo, saludo po ako talaga sa inyo. Kasi sa akin po naisip, itong by next year coming enrollment, siguro po na naging issue niyan ay mababawasan ang mga courses na mag-enroll ng teacher. Mapabiisin naman o mapabiis, PDG. Kasi nga sa naging issue. Pero sana rin magkaroon din naman magkaroon din ng karapatan ang mga teacher na mayroon silang karapatan na mag-rapid sa mga estudyante para sumunod o gumawa ayon sa itinuturo ng teacher basta't lang makakabuti sa kanila at naayon po sa pinag-aaralan ng mga bata. Meron naman kasi mga teacher din naman na abusado. Ayun ang karapat-dapat talaga na sila ay matanggalan ng mga trabaho, matanggalan ng mga sila. Kung na naging hatol lang, naging hatol at naging kasong ni Sir Milita Simhoku ay walang investigation na nangyari. Dapat inimbestigahan po muna bago po may hatol. Napakabilis po ng pangyayari. Napakabilis ang naging hatol kay Sir Milita. Pero malungkot po sa mga teacher. Pero ngayon po na nandiyan si the attorney Duel Dito Estrada, medyo nabuhayan po ang mga teacher. So sana ang mga teacher, huwag po kayo mabahala dahil meron na rin kayong tagpagtanggol. Hindi lang din ang mga estudyante may mapagtanggol, pero sana lang maging teacher. Matuto na rin maging aral sa lahat ng estudyante, maging aral sa mga teacher ang naging lahat or naging usapin at nangyari ito kay teacher Melita Limohoko, sa kanyang estudyante na inaklamo ni Lola kay Erwin Tolpo at sa kay Erwin Tolpo, isa na rin itong sabi pa nga maging isang leksyon na sa lahat. Ngayon po sa nagiging sitwasyon po o nagiging masumur ng kaso, napapabalibalita na inilalaban ng Sir Sir Marita ulit po po ang kanyang kaso dahil sa pagpapalitan sa may din po ang puso na attorney Noel Joseph Estrada. Saludo po ako talaga sa kanya. Parang the best lawyer. Kaya nga lang. At ang pangarap ko ng maging lawyer ay hindi ko natapos dahil naging pasaway din ako sa school. Hindi ako nagtagumpay sa aking naging goal. Ano ko na lang sa anak ko. Bilang meron na rin akong anak na teacher, kaya rin ako ay nagkaroon din ng reactive sa isyong ito. Kasi bilang ina ng isang teacher, masakit din sa pagiging ganito ng situation. Saka hirap. Kasi kung ganun magiging pasingan na lamang, mga estudyante talaga, hindi na nila i-repeat o gagalang. Hindi na sila susunod sa kanilang mga teacher kasi may lakas sila ng loob na magmatigas o hindi pa din ang teacher kung sakaling sila itasaktan o haharasan niya pa rin ang teacher, pwede nila i-reklamo, pwede nila i-patuloy. Huwag naman po sana ngayon magkaroon po ng fear or batas na batas. Investigation muna bago ang kato na nararapat. Nako, maraming salamat po sa aking mga viewers, sa aking mga supporters. Don't forget po to subscribe, comment, and thumbs up, comments. Bye-bye!